Amoy dentista. Okay, start tayo. Good morning! Good morning! Ayan, para hindi na tayo buti ng hapon. Hapon na nga pala, hindi na buti ng gabi. Sige, ba't bumal-bumal to? Ano to? Kita ko ba to? Nakareserve o wala? Wala, napit na. Napit na. Para magandang tingnan. Ano pa kalin eh. Ayan. Oh, ito, ito. Dito, sama po. Sa mga hindi nakakakilala, i-google mo na lang. Alright? Ang hirap eh, no? Sabi ko. Joke lang. Sino po yung first time atin sa amin? First time akong mapapakinggan ng live. Yan. Siguro kasi iba sa inyo sa YouTube or sa Facebook account natin. Lalo yung mga hubbers, yung mga onliners na maghapon, umaga, gabi, ang harap ay ang kanilang computer. Di ba? O kaya cellphone sa mga madalas naman dito sa office, yan, madalas nyo kami na-meet dito. Okay, so for the information ng iba, ano, talagang wala palang ilaw dito, no? Automatic, madilim na, no? Okay lang yan. Makabasa ba? Basa naman yan. Okay. For the information, Mondays pa lang may training tayo dito. Baka hindi ba makakala, ano lang, Wednesday and Friday. Pag Monday, meron din tayo. Tama, di ba? 3 PM yun. Meron din tayong training. Tapos, Wednesday, Friday, yan yung mga leaders training. Diba? Pero in between, may mga seminars pa din. So you just have to check the schedule sa ating official FB. Make it a habit. Make it a habit yun yung vision. Yung mag-check sa ating official FB. Ito yung unang-unang nga kasi na, tanong ko lang, kasi yung gusto niyo maman. Tapos ang okay. O, pag ang ugali mo pa rin, tanong mo pa, apply, may training ba? Hindi ka yayaman. Yes, yes. Diretsuhan na yan. Pagka ikaw pa yung apply, kailan ng training sa office? Kailan, apply na nung oras ang bukas ng office? Apply, magtanong yung ganito. Apply na nung gamit ng ganito product. Pagka ganyan ka ng ganyan. Okay lang mo, kasasali mo lang kahapon. Tama? Pero isang buwan ka na, ultimo schedule ng office hindi mo kabisado, ay malayo ka sa pagyaman dyan. Hindi mo may katabi mo. Sabi mo, di ba? Ikaw, tanong ka lang. Again, pero may mga tanong na relevant. Tama? May mga tanong na relevant. Pero I mean, the very basic of the very basic, dapat alam mo na. Tama? Halimbawa, ito, pinatend ka training. Uy, atin kayo ng training. Anong nasa isip mo? Dapat matuwa ka dahil sinabihan ka. Tama? O, kasi maraming dito drama eh. Makalipas ang 3 buwan, nakasalubong mo sa mall. Ay sir, dati po akong member eh. Ganun mga salita eh. Ay sir, dati po akong member. O ano nangyari? Eh, hindi na po ako ni-inform kasi ng upline ko eh. So hindi ko na alam kung ano yung totoong kwento. Diba? Kasi may mga upline din naman kasi na hindi rin magaling magpasa ng information. Di ba? Pero once ikaw mapasahan ka ng information, dapat marunong ka na mag-develop. Di ba? Ano ba yung upline? Ano ba mga information dapat ang pinapasa sa downline? Yung mga link. Yung mga link ng FB, link ng YouTube, lahat yan. Hanggang siguro yung 1 buwan, di ba? Yung hanggang bago yan, padala ka ng padala. Ikaw naman bilang downline, sa learnings, sa mga basic information, dapat may quota ka dyan. Ano yun? Siguro 1 buwan, 2 buwan, at the most 3 buwan. Ikaw na mismo yung minsan, ikaw may mag-message sa upline mo. Upline, may ganito ah. Yan, di ba? Hindi yung 3 buwan ah, si upline pa rin yung, may training, may ganito.
Pero pagka lumang na, dapat ikonomis mo ng ipag-unahan dyan. Kasi dyan pala makikita na kagad eh, kung gano'ng kakaseryoso sa negosyo. Ito, tandaan nyo ha. Ang pinaka-basic na dapat ginagawa sa negosyo, yan ang master mo. Ulitin ko, yung pinaka-basic, dapat yan ang master mo. Bakit? You can never be a master of the advance kung hindi mo master ang basic. O ito, marami nang tatanong, sir, paano ko po malalaman na payaman ako? Sasagutin muna kita. Paano mo malalaman na pahirap ka? Yan. Ano? Pag ang salita mo, hataw tayo, back to basic. Tandaan nyo to. Pag lumalabas sa bibig nyo ang salitang back to basic, may problema ka. Ibig sabihin, itinigil mo. Ibig sabihin, iniwan mo. Kaya nga bakit? Never ever stop doing the basic. Kahit hindi networking pinag-uusapan natin, huwag na huwag mong ititigil ang basic to. Sample, sa buhay ng tao, ano yung mga basic na dapat ginagawa araw-araw? Number one, kumain. Itigil mo, sige. Number two, matulog. Tama? O, number three, tumahe. O sige, tigil mo yan. Tingnan mo ano marating mo. Tama ba? O, of course, magdasal, gumising, magmahal. Tama? Yan yung mga hindi mo pwede, mga basic sa buhay yan eh. Huwag natin pahirapan ang negosyo. Matagal ka ng tao, alam mo na itong sinasabi ko. Tama ba? Wala namang sanggol tayong member dito eh. Nakailangan ng pakisubo lahat eh. Tama ba? Matagal ka ng tao, tingnan mo yung kilig-ilig mo, may buhok na yan. Kung lalaki ka. Sa babae, pahala kayo kung ano'y chichip. Wala naman tayo sa South Korea. O North Korea. Nasa Korea tayo, eh, pati kilig-ilig doon, meron sa babae. Yup. May ganun. Kaya yan ha, ito malungkot, the most neglected things sa negosyo natin ay yung basic. Bakit? Dahil maaga tayong yumayabang. Tingnan mo yung matalim. Nagka-downline lang, ha? Nakalimutan na yung basic. Nagka-downline lang. Ito ha, wala sana magagalit, pero ito kailangan i-correct ko na eh. Ako'y medyo kinikilabutan ako ng hindi tama eh. Pag nagbubukas ako ng FB, pag naglalakad ako sa third floor, ang dami ko naririnig, oh, mga tawagan, no? Coaches, mentors. FB, oh. Mentor ganito, coach ganito. Alam nyo, darating yan, sa lahat ng bagay, may tamang timing, may tamang panahon. Ang problema, sir, ano lang naman po yun eh, sabi ng iba. Para po ma-boost yung moral namin, kaya tinatawag kaming mentor and coaches. Teka mo na, may tamang timing dyan eh. At saka kung magpapalakas ng loob mo, yung tawagin kang coach as mentor, ang baba naman ang kaligayahan mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, makontento ka sa tawag na distributor. Ha? Ngayon, kung ikaw ay top 20, ikaw ay multi-millionaire na. Ikaw ay namimili ng sasakyan kung anong gagamitin sa pang-araw-araw. Ikaw ay may sarili ng bahay dahil sa networking. Siguro naman, pwede ka nang tawagin mentor at coach. Eh, yung iba, tatatlo pa naman daw na yung coach na eh. Yung iba, mentor na kaagad eh. Wala pang millionaires club. Nakikets niyo yung point? Bakit? Anong hugot ko? Ako po, nung August 3, this year, eh, nag-celebrate ako ng 28 years sa industry. So marami akong inabot noon na hanggang ngayon ang tawag namin, mentor. Dahil talaga naman, deserve. Diba? Ngayon sa panahon ngayon, tatlo piso ng salitang mentor eh. Ha? Tatlo piso ng coach eh. Diba? Nakapag-downline lang coach na eh. Yun ang mabigat eh. Tama na, inagets nyo, bumababa yung uri eh. Ah, hindi tayo, tawag dito, hindi ko ina-underestimate. Pero kasi, dinatnang ko yan sa industriya, hindi yan premyo. Ah, hindi yan basta sinabi lang. Yan ay
pinagtatrabahuhan yung mga title na yan pag tinawag kang coach o mentor. Saan kami na kontento nun? Sa salitang distributor. Saan kami na kontento? Sa salitang leader, isa pa yung leader, tinawag. Minsan ito, psychology ito ha. Minsan may kausap akong leader. Sir, last month, ang taas ang cheque ko. Ngayon ang baba ng cheque ko. Oh, ano ang contributor? Ikaw lang kakalam yan eh. Kasi, naglaylo daw yung kanyang mga leader. Eh, bakit naglaylo? Sabi niya, di ko harin sir alam eh. Kaka-interview ko, kaka-interview. Kaya pala naglaylo, meron tinatawag sa psychology kasi na early celebration. Alam niyo early celebration? Ito si Jose, makaka-relate ito. Player ko ng UE. Sa mga mahilig sa basketball, yung UE player, player ng UE yan. Hoy Jose, kumuhay ka dyan. Baka kala kung sino lang tinuturo ko. Player ng UE yan. Buti ako NC, okay lang. Kasi, buti hindi ko kalaban to. Tsaka dyan galing yung idol ko sa school na yan. Si Jaworski, UE. Kaya ko tinuro ko dahil mukhang magkaedad-dahil. Kasi ito mga to, ang kinalalit ko mga to, si James Yap, si Arvin Santos, si mga kinalalit. Tayo mga panahon natin, di ba? Matrimonyo, Bernardes, Jaworski. Kaya si Jawo, baling yun. Balik tayo doon. Sa psychology, may tinatawag early celebration. Merong tamang timing ang early celebration. Pero may wrong timing din. Ito, kwento. Marami naman siguro nakakilala ni Michael Jordan dito. Kasi, dahil sa sapatos, di ba hanggang ngayon? Yung Jordan 1, di ba? Pero sa mga mahilig sa sports, Michael Jordan is one of the greatest, if not considered the greatest of all time. Kasi debate pa yan eh. Lalo na itong mga bagong generation niyo, mga LeBron James to eh. Mga Kobe Bryant. Ayan, no? Nung panahon namin, Michael Jordan, yung mas maaga sa amin, makakaring Abdul-Jabbar naman yun. Kasi mas maaga pa doon, yung mga hindi na natin inagot. So, may kanya-kanyang panahon. Anong point ko? Here's one person na nagsabi na ang early celebration sometimes masama. Example, meron silang napaka-importanting laro. Kaya lang, yung kanyang number two guy, yung talagang nakakatulong sa kanya ng matindi, may injury, yung Scottie Pippen. So, hindi makakapaglaro yung number two. So, pagka ikaw lang mag-isa, hirap na hirap ngayon, lumipat na yung attention niya dun sa isang bagong player nila na galing Europe, si Toni Kukoc. The best European player naman that time. Ngayon, ang sabi ng coach nila, dahil wala yung number two guy, dito tayo sa number three aasar. Para may katulong yung Michael Jordan. Pagkatalong story short, natapos ang first quarter, lamang sila. Ang ginawa ng Toni Kukoc, first quarter pa lang, may 12 points, 6 rebounds, 6 assists. Yan, natapos ang first quarter. Sabi ni Michael Jordan, inakap niya kagad eh, si Toni Kukoc. That's great, man. Tapos high five sila, sabi ni Jordan. If you will continue to play like this every night, for sure we will win another championship. Tuwa si Jordan. Second quarter, third quarter, fourth quarter. Natapos yung laro. Ang score ni Toni Kukoc, 12 points, 6 rebounds, 6 assists. Ano nangyari? Nagkaroon ng early celebration. Nawala yung gigil. Kasi pinuri ng greatest of all time. Pinuri ka ng mga idol mo. Pinuri ka ng pinakasikat na tao sa mundo, sa mundo ng basketball. Pinuri ka. So parang lumabas na yung esteem, lumabas na yung pagigigil, lumabas na yung admiration na ipakita yung the best mo. Kasi binati ka na eh. At ang bumati pa sa'yo, yung pinakamagaling, yung pinakamatindi. So nagkaroon ng early celebration. Now, how can we adapt yung ganung maling idea sa negosyo natin? Sabi nung leader sa akin, kasi sir, ito napansin ko lang. Nung magka-downline kasi, tinawag ko ng mentor eh. Nung magka-downline kasi sir, ginawa ko na kaagad core leader.
Nung magka-downline kasi, binigyan mo kaagad na matitinding responsibilidad. Ang nangyari na kapag-early celebration, lumaki ulo, nag-lilo. Ano ang point? Gamitin natin yung sinabi naman ng Kobe Bryant. Sumalangit na ba? Kilala niyo ba yung Kobe Bryant? Yes! May isang championship series, game, ano yun, best of seven. Parang game 3 sila nanalo, 2-1 na. 2-1. Tapos press conference agad yan, every game. Hindi na kamiti si Kobe. Hindi na kamiti. Sabi niyo sa reporter, why are you not smiling? You won the game. And you lead the series 2-1. Ano sabi ni Kobe? Why? Is the job done? Is it done? Are we the champion yet? So ibig sabihin sa kanya, hindi pa siya nagse-celebrate kahit lamang sila. Yun ang magandang prinsipyo. Kaya si Michael Jordan sinabi nun, yung nangyari ito, hindi niya na inulit. Never niya nang pinuri yung mga kakampi niya. Talagang pinagagalitan pa niya. Hanggat hindi sila nag-champion. So hindi ko naman sinabi yung downline mo, pagalitan mo. Pero kung supply, pagalitan mo. Pero yung sabihin, bilang upline, kasi naintindihan ko kayo, pinagdaanan mo ito eh. Naka-downline yung downline mo, tontuwa kayo. Tama? Upline ka, downline mo, naka-downline. Tama? O bakit kamagpad ka na tuwa? Kasi papari sa'yo yun eh. So palitan natin yung tuwa. Kasi pagka ganun tayo ng ganun, we are not building leaders. We are building workers. Nagigets? So pwede natin purihin, pero sa level lang ng tama, huwag mong sobra, so kain mo naman. Diba? Hindi pa nga tapos ang laban eh. Hindi pa nga nakukuha yung goal. Hindi pa milyonaryo. Hindi pa wala pang kotse. Wala pang napapatunayan, madalit salita. That's the key word. Kailangan may mapatunayan. Diba? Bago natin i-elevate. Kasi kadalasan, elevate mo na, wala na. Lumabas na yung steam. Nawala na yung pangigigil. Diba? Dati nangangarap pa eh. Gusto ko makasama yung mga grupo na yan, yung millionaire's club na yan. Eh, hindi pa milyonaryo, sinasama mo ng sinasama. Mawawala na yung pagigigil nun. May psychological effect yun eh. Kasi pag nalagay ka na doon sa circle na hindi mo pa deserve, sometimes, yun ang papatay sa pagigigil mo. Kaya ako sa mga malalaking grupo minsan pag nagpapamentor, sinasabi ko talaga, sige, mag-set kayo ng meeting, pero merong requirement. Sino yung pwedeng sumama sa inyo? Yung may direct lang, numbo na yun. Yung walang direct, hindi pwedeng sumama. Sabi ng mga friends, sige sir, seset ko yan, dinner, sa hotel tayo. Mm. So kasama lang namin mag-dinner, yung may bagong direct ng month na yun. Small recognition yun eh. Pero yung mga naiwan, totong pagigigil yun. Kaya yes, hindi yung lahat open. Face mask. Kahit wala pang achievement, feeling nila, dito, ano ba, di ba ko? Pag-i-stop, pag-develop. Tama? Nare-ano nyo? Nagko-connect pa tayo? Yes. Kasi kung sinasabi ko, based on experience lahat to. Na-experience ko lahat yan. Ako yung feeling na magaling na kagad, wala pa namang resulta, experience ko yun. Yung sumobra yung confidence, experience ko. Kasi lagi yung tatandaan, ang mga advantages, dapat kakampi natin, hindi kalaban. Some mo lang advantage. Tayo lang ang pumupuno ng Philippine Arena. Tama ba? Advantage yan. Pero pag nag-overconfident ka dyan, kalaban mo yan. Parang ganito. Halimbawa lang, mag-i-event na tayo ulit doon. Hindi ka na mag-i-invite. Bakit? Ang nasa utak mo, eh, marami namang mag-i-invite eh. Mali. O, ano tawag doon? Imbis na kakampi mo yung advantage at yung disadvantage mo. Kasi nag-overconfident ka. O, ito, perfect example din. Ay, next month na ako ikilos. Kasi maganda naman yung sistema eh. Kahit wala akong gawin dyan, kikita ko dyan. Mali na naman. Ang confidence mo sumobra. Hindi ko sinabi, huwag kang maniwala at huwag kang bumilip sa sistema. Ang problema, nagiging kalaban mo. Imbis na kakampi mo. Tama? Mark? Brad, atras mo na yung camera para makaupo yung mga tao doon. Para palagyan ang upuhay ng pwesto ng camera pa rin. Naka-live yan eh, no? Yes, okay, para mahilo ng konti na nanonood. Ay, pwede ko mag-set up ng upuan dyan, if ever. Alright? Again, that's why, point natin? Yes! So, again,
avoid early celebration, immature celebration hanggat hindi nakukuha ang goals. Tapos, use our advantages as advantages, hindi kalaban. Okay? Maintindihan? Okay. So ito, ang pag-uusapan naman natin, the six-way test. Anong itetest dito? Para sa mga nahihirapan, kasi ito minsan eh, yung pagka nagpe-present ka, ang tendency kasi, you wanted to pour everything sa kausap mo para ma-impress. Okay lang yun eh. Okay lang yun. Kaya lang, minsan, we use ideas and we use terms na imbis na ma-impress, nainis. Pero nung napapanood eh, nagpo-posaw sa mga My Story, hindi siya naglagay ng sounds, pero dinig na dinig kung paano siya makipag-communicate doon sa pag-usap niya, online to. Ang mga sample niya, talaga ayoko lang banggitin, baka napanood nyo rin eh. Nakakaya naman. Basta yung mga sample niya, hindi tugma sa ating ino-offer ng opportunity. Parang ganito, isample ba naman yung package natin sa mga presyuhan sa palengke, presyuhan sa... Alam nyo na, di ba? Hindi tugma. Parang kailan ko ba napanood yun? Basta recent lang. Yung meron pang mga napapanood dyan pag pinapresent yung ating company. Ang mga sample na binibigay, hindi lumilevel, bumababa. Kaya naisip ko to eh, nung napanood ko yun, sabi ko, itrain ko sa Friday, yung six-way test. Kasi ito, ang idea nito, kung paano mo maibibenta ng mataas na uri yung ating kumpanya at negosyo. Yan. Now, meron din naman kasi yung magagaling talaga, no? Mag-isip ng idea. Dagdag nyo lang ito. Kasi, ikaw, nakaka-experience ka ng kausap mo. Iba-iba eh. Di ba? Iba-iba eh. Meron kang kausap, hindi ka pa tapos mag-present, tuwa na. Ano yan? Paano yan? How po? Di ba? Yung iba naman, kahit tatlong araw mo nang kausap, hindi ko talaga maintindihan, brad, scam ba yan? Di ba? May mga ganyan eh. Ako nga, lawyer pa, kausap ko doon pa, 2006-2007, maliit pa yung office doon kami sa third floor. One-on-one lawyer. Eh, pagkatapos ko mag-present, manual pa eh. Sabi sa akin, piramiding yan, Brad eh. Sabi ko, tapos sa dami ng pinaliwanag ko, yun lang ang naintindihan mo, yung piramiding, sabi ko. Bakit ka ako? Siguro, kanina pa habang nag-uusap tayo, sarado na yung utak mo talaga. At doon ka nakatutok sa piramide. Lawyer yun, pero kakilala ko, kaya ganun ko kausapin. Sabi ko, unang-unang pag tinanong kita, what's wrong with piramide? Baka hindi mo ako masagot. Umanong siya, hindi ba bawal yung piramide? Paano naging bawal yung piramide? Sabi ko, sige nga, pakipaliwanag mo sa akin, lawyer to. Hindi, di ba? Yan yung scam. Yan! Ang pyramiding scheme. Iba yung pyramiding scam. Tama? Sample lang. Wala dito to eh. Sample lang. Hindi kasi pyramiding eh. Oh. Ikaw to, kukuha ka ng isa dyan, kukuha ka ng dalawa, isa pa rito. Pyramid dyan, brad eh. Sabi mo, yan lang pala problema mo. Eh, pwede naman ganito. Ikaw to, kumuha ka ng isa dyan. Kumuha ka ng isa dito, nakaganyan ka. Mickey Mouse. Sabi niya, Brad, piramiding pa rin yan, inverted eh. Okay, hindi palitan natin. Pwede namang ikaw to. Kumuha ka ng isa dyan. Dalawa. Magmamatch sales yan. Piramiding pa ba yan? Madaling salita. Ito, bago ko explain. Ang isang networking company, nagiging scam, number one, pag walang produkto, pera-pera. Ito pinakamatindi, walang opisina. Kaya nagtataka ako sa mga nabibiktima, tanga na lang talaga eh. Greediness. Walang product, walang opisina. Sasali ka. Tapos yung mga konservatibo, loto nga eh, kung i-discriminate ang loto.
Tama? Oh, sa loto ayaw tumaya, pero sa mga scam sumasali. Di mo bulang talaga. So ang pyramiding hindi masama. Bakit? Oh, San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. Oh, may tuktok din yun, di ba? Ano ba tawag sa tuktok doon? Ha? Hindi ba tansan? Ay, bote pala ng beer yun. Oh, meron silang whatever, kung CEO ang tawag nila. Oh, tapos may kasunod. May presidente, di ba? May board. Oh, sa ilalim niyan, may mga senior manager, senior vice president. Pero meeting eh. Oh, walang masama sa pyramid. Nagiging masama, scheme kasi ito, scheme. Scheme. Iba yung scheme. Ang masama, pagka, scam. Nagigets? Yes. Oh. Pagka binisual mo naman ganito, o sa'yo, ikaw to. O, kumuha ka ng dalawa sa ilalim. O, masama din ang itsura, di ba? Kasi pagka hindi nakaganon ng buwit, pagka ganyan, hindi. Mati eh. Di ba? Paano? Kaya dapat nakabuka, di ba? Kasi pag ganyan ka mag-explain, paano may na-justify yan? Sabi mo ba, pag nangulit yan, marami kang match sales dyan. Mali eh. Kaya okay din nakabuka. Okay din nakabuka. Naintindihan? Parang kinu-close up ko ba? ako ba? Ako ba? Balay natin ito, baka ma-sensor tayo. So malinaw yan. So napaka-importante kung paano mo pinapresent yung company. Now, taasan mo yung uri. Kasi yung usapan, tataas din ang iyong level. Tama ba? Kasi kaya lang minsan ito yung pitfall minsan eh. Maraming tumataas ang level sa bank account lang. Pero yung intellect, yung espiritu, yung pagkatao, minsan ang pag-iiwanan eh. Kaya sabi mo, dapat sa simula pa lang ganito na yung mga usapan para sumasabay na rin, pati intellect eh. Sorry ah, sana huwag kayo magaya doon sa iba. Marami dito talagang ano, yung mayaman lang. Pero minsan ang pag-iiwanan eh. Tingin mo yung katabi mo. Hindi ko sinabi yan, pero... So, napaka-importante. Kaya itong six-way test, patunay, isa to sa mga pwede mong gamitin para mapataas ang uri ng pagpapakilala mo sa sarili mo, pagpapakilala mo sa kumpanya, pagpapakilala mo sa nagpapatakbo, pagpapakilala mo sa kabuuan ng kumpanya, no? Kasi may mga ano naman eh, may mga simple ways of introducing our company. And dapat yun, napabanggit mo rin yun, di ba? Yung personal mong napapakilala, yung mga mentors, yung mga may-ari, lalo yung produkto, yung kumpanya, mga partners natin, na basically dinidiscuss yan sa ibang trainings natin eh. Diba? So ito, more on para sa'yo, para maituro mo rin sa downline mo, para ganito nila pinag-aaralan. At saka ganito nila makikilala at masasagot pagka may mga tanong sa mga prospect, di ba, na totoo ba yan, legal ba yan, may mararating ba ako dyan, yung mga ganon. Alright? So, six items lang ito, mabilis na mabilis. Six items, pagdating ng 6 p.m, tapos tayo. Ayan. Para huli-huli. Okay. Six-way test. Number one, who runs the show? Again, ano bang meaning ng six-way test? Ano to eh? Ways for you to test kung nasa mabuti kang kamay. Yan. Six-way test kung nasa mabuti kang kumpanya, kung nasa mabuting kalagayan ka. So number one, para matest mo kung nasa maayos ka, kilalanin mo sino nagpapatakbo ng kumpanya. Who runs the show? Of course, number two, pag-usapan din natin, is it potentially global?
Yan. Number three, is it innovative and rewarding? Number four, is there honesty and integrity? Number five, is there growth and development? And the last, is there respect and discipline? So, sa mga topic na to, dito pa lang, pag ikaw mismo na-invite mo to, na isang buhay mo to, ma-re-represent mo na maganda yung kumbanya. At dito ma-de-develop ka rin dito. Kasi you will live by, halimbawa, pag sinabi natin may honesty and integrity, if you will live by sa linyadang ito, ikaw din, magiging leader ka na full of honesty and good integrity. Tapos pag sumabay ka sa linyada ng is there growth and development, ganito yan. Hindi mo hihintay na ang company lang ang nag-grow at may development. Dapat sumasabay ka. Are you ready with that? Yes! Diba? Kasi pag hindi ka sumabay, pwede kang mapag-iwanan. At pag napag-iwanan ka, kasalanan na naman ng kampanyan, sasabihin mo, pangit eh, ang hirap eh. Kasi napag-iwanan ka. Ang matindi dyan, pag nag-quit ka, ang unang-unang pang sisisin, yung apply mo, walang kamuang-muang. Tamad kasi yung apply mo eh. Human tendency. Pag nag-quit, nag-fail, maghahanap ng sisisihin. Tama? So, pagka ito, you don't live by sa ganitong mga linya, dapat mapag-iwanan ka. And of course, is the respect and discipline. Napakalawak na usapin, pero pwedeng paikliin. Di ba? Dapat, gawin ang tamang negosyo. Respeto sa lahat yun. Tama? Dapat, sumunod sa mga rules and policies. That's discipline. Tama? Are you ready? Yes! Okay, number one. Who runs the show? The owner should be hands-on. Hands-on ba mga may-ari natin? Yes! Oo naman. By the way, bukas, sinong may mga downline sa Cebu? Cebu. Wala kayong downline sa Cebu? Very good. Kasi si Doc Ed nandun sa... Eh, bukas pala si Nico. October to si Doc nandun. 2 and 3 sa Cebu. So if you have downlines in Cebu, check the Facebook para makita niyo schedule ni Doc Ed. Kasama niya si Miko. So, decision making and policies are more concrete and effective when the owners are the conductors. Totoo naman. At yung kumpanya natin, todong may karapatan na maging hands-on yung mga may-ari. Kasi, mga networker dati. Tama? Yes. Kaya sila nagtayo ng company because they themselves, they are network marketers. Put other companies in a bad light kasi hindi naman paninira yung pagsasabi ng totoo. Marami kasing networking company na nandyan lang, bakit hindi kaya nagte-take off ng todo-todo? Kasi, more often, ang mga may-ari, yung totoong may-ari, hindi networker. Yung mga investor na tinatawag. Tapos, ipapatakbo lang nila sa mga networker na hindi naman totoong may-ari. So, iba yung puso nun. Tama? Ibang puso, isip, kilos, dedication, focus, commitment ng totoong networker at totoong may-ari. May gets? Yes. Kasi marami tayong kasama sa industriya. Mga legal. Pero ba't hindi nagte-take off ng todo? Kasi ibang puso eh. Halimbawa, ginawa kitang presidente ng kumpanyang gusto kong itay, hindi ako networker. Hindi ka hahataw ng todo. Kasi hahataw ka ng todo, ako yayaman eh. Ikaw hindi. Pero kung ikaw may may-ari, ikaw pa yung dating networker, ikaw investor, lahat, ikaw na. Iba kilos mo. Hindi na mapagtaka. May nakita akong post ng isang leader natin. Kasi right now, si VP Georgia na sa Africa with Perry Tapales and Adrian Del Rosario. Umiikot na sa Africa. By October 17, si VP Arner will be flying also. Ibang areas naman. So nakita ko yung post niya, sabi niya, ang nag-iisang networking company sa Philippines ngayon na active pa rin abroad. Which is true. Bakit? Bakit meron tayong ganun? Ba't dumating sa ganun point? Kasi ang mga owners natin, hands-on. Anong nagsisimula, even abroad, sila mismo ang nagpupunta. They conduct trainings, they conduct seminars. Together, yeah, magkakasama kami pag umiikot dati. Nakakatuwa, pagdating sa Dubai, mga ilang araw doon, mag-iwa-hiwalay pa kami ng lugar. Mag-iba-iba pa. Tapos makikita-kita na lang sa Pilipinas na. So, hands-on kasi. So, yan.
Napaka-importante, no? Na ang nagpapatakbo ng kumpanya ay yung may-ari talaga. Ito, isa sa mga advantages natin to. So, kung dadalhin mo ang usapan sa mga prospect mo, you can do this. Kaya know more about sa mga may-ari natin. At alam ko dyan, of course, making the company intellectually and economically stable, siyempre, mayroong may-ari. Sila na yun eh. Sila na yung decision maker, sila na yung conductor, sila yung nagpapatakbo. Wala nang kinukonsulta pang mga investor. Kasi sa negosyo, pagka ang management, hindi owners, tapos may investor, ang decision making, investor. Inano pa yan eh? Ay kukonsulta pa yan. Diba? So sa atin dito, diretso na. So one of the six waiters is who runs the show. Napaka-importante, by pagmalaki mo ito, by discuss mo ito. Kasi may mga prospect ka, ito palang madilim, tapos na eh. Hindi pa nakikita ang negosyo. Makabangkit mo pala, magse-17 years na, pumupuno ng Philippine Arena, may mga branches abroad. Ito pa lang, yung pala nung makwento mo, tapos na eh. Hindi pa nakikita kung yung product, magkano kitaan. Lalo na pag ang kausap mo, potential. Ano ibig sabihin ng potential? Yung kausap mo pa lang, nag-iisip na. Pero marami din kasi sumasali dito, member na, at saka lang gumana yung pag-iisip. Maraming ganun. Bakit? Kasi na-hype mo lang. Na-hype, na ano mo lang, nagulat mo lang. Na parang, uy, saya dyan ah. Parang ganun. Tapos nung nandito na, tsaka lang nila marirealize yung ganda. Sana ganun. Yung iba, imbis na marirealize yung ganda, napagod agad. Kasi nga, sumali, auto barkada lang. Eh, sumali lang kasi pinakain mo sa photo tayo doon, nasarapan. Ibig sabihin na, bigyan mo agad ng lifestyle, hindi mo pinaghihirapan, maraming ganun eh. Ito, perfect example na naman ito, na-experience namin ito. Hindi pa ako member, gabi-gabi ako umatid sa mga trainings, nasabi ng mga friend ko, umatid ako. Gabi-gabi naman, kung saan ako dinadala? Spa. Kauna-una ang spa doon sa, ano, Daspa talagang pangalan. Sa tapat ng, ano ba yun? Diyan sa C5. Kasi sanay na ako sa DGC, nakalimutan ba yung lugar ko yun? Eastwood, di ba? Sa tapat nun, Linda Spa, inang unang-unang spa. 2002, dinadala kami doon, di pa ako member, oh. Umaten pa lang, hindi, huwag siya, ano na yan eh, medyo late na yan eh. Pero Linda Spa, yun yung original doon. Grabe yun. Tsaka matino doon, matino. Talagang walang ano doon, hindi ka tulad ng ibang spa. Salbahe, di ba? Matalas kayo nun ah. Oh, ganun, naramdaman ko ng agad yun. Pahihiram ako ng kotse, bench na agad. Grabe, wala pa akong down line, naka-bench na ako. Ang daming kotse nung friend ko eh. Pag tinatamad na ako, hatred. Oh, bumili ka na dyan. Uwi ako. Mabuti na lang talaga eh. Maaga ko rin na-realize na hindi ako pwedeng mag-celebrate ng walang totoong resulta. Pero marami akong nakita ngayon na gano'n yung treatment namin. Diyos ko, wala, walang production talaga. Nasarapan sa buhay eh. Di ba? Kaya iiwasan nyo yung gano'n, ha? Kaya yung mga downline, huwag kayong magtatampo sa upline. Halimbawa, may meeting, hindi ka sinama. May dahilan yun kung ba't di ka kasama. Pagka ikaw naman kasama, pabutihin mo. Kasi may dahilan din yun kung bakit ka sinama. Walang madrama dapat, ha? Kasi may mga downline siya, kaya nag-quit. Ba't ka nag-quit? Kausap ko eh. Kasi sir eh, pag nag-meeting, sila-sila lang eh. Eh, inalam ko. O, kaya pala hindi siya sinasama kasi hindi niya nai-hit yung requirement para maisama. Ngayon, sasabihin mo, hindi sir, dapat lahat pantay-pantay. Hindi nga eh. Hindi nga pantay-pantay production eh. Kaya hindi pantay-pantay treatment. Tama ba? Yes. Professional treatment lang. Alam mo na, isama kita ng isama. Eh, ito mga kasama natin, ito yung apat ang direct, buwan-buwan. Eh, ikaw, apat na, pero 6 months ago. Nagigits nyo? O, kaya kailangan malinaw ang usapan dyan. Gayain natin itong mga may-ari. Sobrang pagka-handsome itong mga to. Pag to pumunta sa isang lugar, nagpatawag ng meeting, alam na namin kung sino yung tatawagin, tsaka hindi. Minsan may magme-message dyan, sir, ba't di kami kasama sa meeting? Reply ko, guess what? Mga ganun. Alam na nila yun, alam na sagot. Tingin mo yung katabi mo. Sabihin mo, kaya huwag kang magtatampo, ha?
Production muna bago tambo. Malinaw ba yun? Yes. Okay, so hanggang tayo. Mabilis na tayo. Number two. Number two, natakpan lang yung nampadera. Ayun. Is it potentially global? Hindi na tinatanong to, pero pag-usapan na lang natin. Products ng MLM company open for business abroad. Uniqueness and effectiveness of the products, vital yan para sa acceptance ng company para matanggap. Mahina na battery nito. Para matanggap sa iba't ibang bansa. More importantly, for the local market to be appreciated. Of course, ito, common pitfall ito. Maraming networking company nagsimula sa Pilipinas even in the 80s and the 90s. Bakit hindi nag-take off? Kasi hindi locally appreciated. So, bago mo isipin na ang produkto ko ba ay pwede sa global, dapat dito muna. Lalo-lalo Pilipino, may tinatawag, ewan ko, uso pa ba yung word sa bagong generation ngayon? Yung colonial mentality, uso pa ba yan? Parang hindi na yata ang pag-uusapan, ano? Sa bagong generation, naririnig nyo pa yan? Pag pinag-uusapan sa school, history, ha? Yung colonial mentality, kung makawala, ito lang ito pa. Bilayin lang sinasabi ko. Umuyin ka lang mga baso, baka pwede. Kasi kung naalala ko, 70s, pinag-uusapan yan. 80s, pinag-uusapan. 90s, pinag-uusapan pa eh. Eh, siyempre, hindi na ako estudyante nung 2000 and above. Estudyante ako, 80s at 90s. Pinag-uusapan pa yung colonial mentality. Ano ba yung colonial mentality? Ganito na. O, kahit di natin pag-usapan. Mga millennial, taas ang kamay. Mga millennial. O. May sort pa kayong local? May sort kayong local? O, kita nyo na. O, yun yun. Pag wala kang sort ka local, may colonial mentality ka pa. Yung parang ganito, nakahangi ang sarapan mo. Gawang Europe, gawang US, gawang Marikina. Ano pipiliin mo? Oh, plastic. Kung mo sinasample, alam mo, ang mga totoong plastic, hindi yung mayaman yan. Una muna, wala naman ako sinasabing masama, yung colonial mentality. Eh, global company nga tayo eh. Ngayon kung wala kang colonial mentality, hindi ka uso rito, hindi ka bagay dito. Hindi ka bagay dito. Yung produkto nga natin, kilala nyo ba yung C24? Yes. Ha? O sige, may malunggay ba nun? May daong ba na sibuyas to? Sige na! O, eh walang masama. Walang masama. Kasi pagka sinabi mo, hindi, Marikina mas gusto ko. Pa-plastic at meron. Di ba? Bawal, lungganisa. O, mamili tayo, lungganisa, ha? Gawang Spain. Yung isa, gawang Switzerland. Yung isa, gawang Mandaluyong. Ano bibili mo? Switzerland! Una-una, ako, ito, Mandaluyong bibiliin ko. Kasi walang lungganisa sa Switzerland. Sa Spain, meron pa. No. Ha? Sa Switzerland, keso, marami doon. Sabi niya, hindi na ako tumama sa'yo. Eh, biro lang yun. Pero ang point nga, tama kayo hindi na pinag-uusapan sa bagong generation yan ng colonial mentality. Nandyan na talaga yan. Nandyan na yan, hindi mo mawawala. Sapatos na lang eh. Oh, sa sapatos na lang. Diba? Hindi ko alam sa inyo kung familiar kayo sa Cubao Shoe Expo. Yes. Generation mo kasi. Pero doon ako nagpapatay ng boots ko. Keso liman, doon ako nagpapatay ng mga boots, lalo na yung mga pang-show ko na boots. Doon ako nagpapagawa. Baka hindi nyo alam yun, yung Cubao Shoe Expo. Lahat ng local na magagandang sapatos natin, especially from Marikina, doon talaga binibenta. Doon tinitinda. Oh, pero wala eh. Gusto mo Jordan. Ha? Di ba? Naglabas nga tayo, distrito.
Hindi na nila kilalain, no? Si Jack Tanuan. Yung mga gano'n, medyo woski pa kami nung araw, eh, tsaka yung Rosby, mga gano'n eh. Oh, mga local. Ito, importante kasi yun, na nakaka-appreciate ka ng international at local market. Kasi yung kumpanya natin, hindi lang tayo pang local, pang international. Eh, walang masama doon. Walang masama. Diba? Eh, di dapat kung simula pa lang ang ginawa na ni Dobed, eh, hindi na nature's way ang partner natin. Diba? Yung mga gumagawa na lang dyan sa Labotas, Malabon. Diba? Patis with zinc. Mga ganun. Diba? Diba? Bagoong with antioxidant. Dapat ganun na lang tayo. Pangasinan Sprite, no? May taga-Pangasinan ba rito? Grabe yung patis doon, ano? Grabe, no? Pag binuksan mo yung minagregalo sa bahay, dalawang bote yung patis, eh. Ay, kuyo, ito, first time itong suntik man, pagbukas ko ng takip. Alam ko na, butas yung poso negro mo. Grabe, sabi ko, pwedeng pan-torture, eh. Natali nga, ay mo kamin. Yung daliri lang, itadodas. Ako ako pumatay! Ako! Grabe talaga eh! Pero nung tinikman ko, ang sarap. Yun ang mabahong masarap. Oh, tanong niyo sa mga tagapang na sila. Diba? Hindi yung isda, hindi yung pag-isda talaga. Diba? Grabe! Diba? Ako sanay ako yung patis na mga Tentay, yung mga Lorenz, di ba? Pag nilagyan mo ng sili, mas masarap. Yung sa Pangasinan, pag lagay ko ng sili, tumakbo yung sili. Tumakbo yung sili! Ganong kabantot! Alam, nakakita na kayo kung paano patayin ng ano, ang kambing? Di ba? Anong pinapainom? Suka, di ba? Yun! Pag sa tao ginunong, patay! Next schedule ko, dadaling ko. Maamuin nyo lang. Baka sabihin nyo lang, sinisinungaling ako eh. Grabe talaga! Pagkatapos ko kumain eh, tatlong toothpaste na ubus ko eh. Pero grabe, sarap eh. Yan ang mabantot na masarap. Eh, sabi pa naman ni Romy Diaz, di ba? May nakakilala ko ba kay Romy Diaz? Yes! Mayor! Yan ang gusto ko, Mayor! Basta baba mo, kainin mo! Pero yun, mabalto. Kinain pa rin. Oh, andata, balita rito! Hindi na pinag-uusapan to, di ba? Kasi, kung bago ang company, mahirapan pa tayong patunayan to. Pero ngayon, di ba? Kita mo naman, buhay ang ating Europe, buhay ang ating Asia, ang ating Africa. Dahil product natin, tanggap na tanggap. Tapos bagong division nating OVI, tanggap na tanggap din internationally kasi may program tayo para sa kanila. So, this is one way of checking na nasa tamang kumpanya ka ba, lalo na pag networking pinag-usapan. Okay, number three. Is it innovative and rewarding? Yan, patatapos lang. Yan, title na o, suot nyo. Evolution, di ba? And for the past years, simula nung nag-start ito, eh, talaga nakikita natin ang evolution by the years na nangyayari. Kaya, ito, nakakatawa. Itong bagong generation na to, you would not be here. Ako naniniwala ako, itong bagong generation na to, wala kayo dito kung hindi nag-innovate ang company. Kung hindi nag-innovate, di ba? Katulad namin sa mga trainers, kung hindi kami nag-innovate, malamang wala nang nakikinig sa amin eh. Tama ba? Yes. Ano bang innovation ginawa namin sa training? Gusto ko linawin. Sa mga module, hindi masyado. Dahil kung anong pinadinig namin sa mga Hall of Famers na ngayon, kung ano ang mga training namin sa mga nagsimula rito na hanggang dito, hanggang ilan dito pa, yun din ang mga pinaririnig namin sa inyo. Saan kami nag-innovate? Nagdagdag kami ng mga mas bata. Diba? Ang hirap naman kung hindi kami magdadagdag ng bata. O, imagine mo naman, diba? Siyempre, kumukupas din ang kagandang lalaki. Pero,
tayo makakapagsabi niya. Diba? Then again, sa learnings, may innovation of course. Kailangan sumabay. Tama ba? Yes. Mga leaders natin, nag-innovate din. Kaya may mga bagong generation eh. Dahil kung hindi nag-innovate ang mga leaders natin, mapag-iwanan yan. Diba? Now, what made our leaders innovate? Kasi nakikita nila, yung kumpanya, nag-innovate din. Tama ba? Yes. O, bakit lumakas ng todo online? Si Doc, tinutukan ng online. Diba? Eh kung hindi tinutukan ng online, hindi sasabay ang leader. So, nag-intake. But then again, ang pinaka-principal base mo dyan, yung kumpanya mo. Kasi pag hindi nag-innovate ang kumpanya, mapag-iwanan ng lahat. And proven na yan. So that's number 3. Malapit na tayo. Number 4. Is there honesty and integrity? No hype, no falsehood. Kaya no? Lagi namin pinopromote yan eh. Pag kumakausap kayo ng tao, tigilan niyo yung hype. Yeah. Hindi natin kailangan ng hype. Kasi may mga resultang totoo. By the way, may ticket na ba kayo para bumas? Yes! Yung mga wala pang ticket, magsabi na kagad. Kasi hindi ko alam kung meron pa. Ay ba, meron na kayo? Kayo? Meron na. Kasi bukas, makikita nyo, napakaganda ng concept natin bukas. Kayo, wala no? Meron. Meron wala? Meron. Sino yung masagot? Kasi yung boses parang alingaw na ulam. Bukas, ito, kayo nga ba? Mga walang kwentang kulay ng mask. Ito kayo bukas. Palitan niyo yung mask niya ka. Kaya kumakit ang ganyang kulay ng bukas. Ano lang sinasabi? Masayo ko lang yung kulay na yan. Ito? Tangerine to, sorry. Hindi to red. Colorblind to. Tangerine, spell. Orange na lang. Ha? Palitan niyo bukas yan, ha? Ano ba? Baka meron pa niyang mga hindi maganda kulay. Eh, short mo nga pala, ho? Ay, biro lang yan. Wala akong pakialam. Apolitical tayo. Kaya wala tayong pakialam dyan. Pero kapalitan nyo, ha? Ito, parang ano to, yung? Parang rally to, yung? Kulay. O, di ba? Punong-puno. O, di puno ng dilaw, di puno. Diba? Eh, biro lang. Ayan, no hype? Kasi bukas, ito na. Sabi ko, napakaganda ng concept bukas. Gathering ng dreamers and achievers. Ngayon, sa 3,700 na atin bukas, naniniwala ako mga nasa 10% achievers. Mas marami pa yung dreamers. Walang problema dun. Kasi mas maganda yun. Tama ba? Yes. Kasi imagine mo, baliktarin mo. 90% achievers, 10% dreamer. Sinong babaliwin natin? Ha? Sino ang kakausapin natin? Sino ang, di ba? Walang papalangpak eh. Hindi. Sino inspire natin? Tama ba? Yes. Kaya bukas, marami kasi nagtatanong, sir, pwede ba kami dyan? Sabi ko, oh, hindi kita kilala eh. Sir, bakit? Di mo ako kilala, pwede ako dyan? Hindi niya ako nag-gets. Dahil hindi kita kilala kasi wala ka pang kotse, hindi ka milyonaryo, ha? Wala ka pang achievement, hindi kita kilala. Kaya dapat mas lalo ka magpunta ron. Tama ba? The more wala kang resulta, the more present ka dapat bukas. Yung iba, baliktad ang utak eh. Ay, hindi kami pumunta niya kasi wala pa ka ng ano eh. Resulta, bobo nito. May ganun. Pag ang utak mo, hindi pang top earner, magbakasyon ka muna, bumalik ka na lang pag matino ka na. Sayang panahon natin sa iyo eh. Oo, pag ang utak mo ganito, ay, ako ba eh, talagang yayaman dyan? Ako ba eh, pahaday dyan? Buti na lang makinig sa pader natin, advice ko sana, kadkad mo yung mukha mo eh. Nakakainis eh. Kaya ka nandito,
para mabuhay yung potential mo. Para lumabas yung pagiging dreamer mo, mabago buhay mo. Hindi yung sumali ka rito, dinadaw mo pa yung sarili mo. Ako yayaman. Imagine mo, Pin. Ako. Oo. Oh, ikaw. Ang daming ganyan. Walang ano, walang top earner mentality. Hindi umaabot sa ganung roro. Lalo na pag tinatamad ka, pag-iisip mo sa umaga, kahit may schedule ka, tinatamad ka, ang gusto, delikado yan. Ano sabi ko dyan, nung nakaraang training natin, may katabi ng demonyo. Dahil kung anghel ang katabi mo, ang sasabihin niya, go, fight. Laban. Lumabas ka. Potensyal ka. Ganyan ang anghel. Pag demonyo ang katabi mo, walang mangyayari sa inyo. Manahimik ka dyan. Ikaw naman tamad din. Oo nga, oo nga. Good luck. Congratulations. Dati tamad ka lang. Dahil nakinig ka, demonyo ka na rin. Tandaan nyo to, hindi ako nabibiro. Pagka may mga moment na non-productive ka at ginusto mo, hindi anghel ang katabi mo. Dahil walang anghel na, hihilahin ka pa baba. Ang anghel, taga-taas yun. Hihilahin ka pataas. Kaya pagka ang bumubulong sa'yo, taga-baba, doon ka dadali. Tapos magre-reklamo, ba't mahirap kami? Sabi ni Baba, bakit siya lahat ba na sumali dito, naging successful? Hindi nga, dahil tango nga. Nagpatalo eh. Nagpatalo sa drama. Diba? Training tayo, head office, Friday. Muulan eh. Training tayo, head office. Maaraw eh. Saan tayo lulugar? Saan ang gusto? Pagka ganun ang mentality mo, wala. Tinatalo ka. Wala ka nito. Yung susunod pala, ito. So, pagka may kausap na tao, huwag ka magbibigay ng mga false hope. Huwag ka magbibigay ng mga maling information. Dapat ang binibigay mo, tama. Everything that was promised was delivered, known to be of good moral status and practices. Magiging, kasi ito honest eh, magiging honest ako dyan. May mga moment na may mga distributor tayo na hindi ko alam kung yun nga, demonyo nga sigurong bumulong. Meron pa sa probinsya. Meron sa probinsya. Nakasingil lang sa parking. Ha? Nakasingil lang sa parking, nagpunta ng office natin. Hindi ko nababanggitin kung anong probinsya. Baka ma-open pa yung mga iba dun eh. Nakasingil lang sa parking. Kinabukasan, nagreklamo sa radyo. Member yun. Bibili lang ako ng kape, siningil pa ako sa parking. Di ba member ka? Dapat protection na yung kumpanya mo. Pwede mo naman kausapin yung manager mo, ilabas mo yung grievance mo. Nagpunta pa ng radyo. Pinaradyo pa tayo. O, anong tawag to? Hindi. Demonyo. Imagine mo, paparadyo mo yung kumpanya mo dahil nasingil ka lang sa parking. Di ba? Oh, kaya tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Hindi tayo nakakasigurado dyan. Oh. I guess, oh. Yeah, kinakwento ko sa inyo, ha? Kasi ang kumpanya natin, may honesty. Pinag-uusapan niya. Marami na. May mga reklamo rin tayong natatanggap. Pero ba't hindi nag-flourish? Kasi walang basis. Meron, meron at meron. Nakupunta sa BIR, nakupunta sa tawag dito. DTI, marami ng ganyan. Kasi nga, mga misinformation lang. O, bakit nakatayo pa rin tayo? Bakit bukas tayo? Hindi naman tayo nakakasuhan. Kasi nga, walang mga basis. Kasi nga, may mga tao talagang sadyang demonyo. Mga attention seeker, papansin, yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Naku, ito, natatanda ko. Third floor pa lang kami noon. Ang seminar room, wala pa to. Habang bumabanat ako, sa back office, nagkakaproblema na. Kasi tinawagan nung senador na ngayon. Pagka sininta ka sa telepono, talagang, oh, putang kita dyan, yung mga ganyan kong usap. Huwag natin bang titin.
Hindi ko na matanda kung siya o yung kuya niya ang tumawag. Kasi parang, ito naalala ko. Kasi may Hong Kong trip tayo nun. Natapos ang Hong Kong trip ro, halimbawa, December, January, February. Tapos 3 months eh. Eh, ang ginagawa natin, pag natapos ang promo, ang talagang alis, months after pa, ini-schedule natin. Hindi yung pag nag-promo ng December, January, February, March, alis agad. Hindi natin ginagawa yun. At alam ng buong community natin yun, na pag natapos ng March o ng February, mga September, October o November pa ang alis niyan, within the year. Ganun ang practice natin. Aba, mayroong isang nag-qualify sa Hong Kong trip. February natapos, aba, March nagre-reklamo na. Gusto na umalis. Hong Kong na, Hong Kong na. Hindi naman pwedeng siya lang. Diba? Ang pinaliwanag sa kanya ng manager natin sa baba, ini-schedule po yan, sabay-sabay po kayong aalis, lahat ng nag-qualify. Kailan nga? Sabi niya, eh, top management po magsasabi niyan. Pero kadalasan po, basta yan, within the year. Hindi na satisfied, napunta doon. Sa letter T. Nagreklamo. Ito namang letter P, tumawag dyan sa manager sa baba. Eh, di marunong magsasagot, kabado. Ako nagre-lecture. Papansin ko parang nagkakot. Tinapos ko agad. Para ako kumausap. Sayang, di kami nagkakot. Diba kasi, pwede mo na ipaliwanag yun eh. Eh, pinakinggan ko yung ano, yung mga conversation. Kasi rin-record nila. Sinisinda. Dapat bigyan yun. Kaya sabi ko, patawag mo yung distributor na yun. Papiliin mo, alis siya mag-isa o cash na lang. Eh dahil, sabi ko, yung ganyan ba, sinusuyo pa yan? Dapat wala na sa community natin yan, yung mga ganyang pag-uutak eh. Di ba? O, pumayag siya, umalis siya solo. Demonyo talaga eh. Hongkong na, Hongkong na. Sabi ko sa utak ko, dali ko na lang sa umpinto eh. Ipasyal ko doon, bumili ka ng mga bantings dyan, pakainin mo ng siomay. Tingnan mo, ikaw ba ganun ka mag-isip? Kasi kung ganun ka mag-isip, ngayon pa lang, Diyos kumawain, papabindisyon na kita. Natapos ang promo, gusto niya umalis ka agad. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Hindi natin naging practice yun. Although pwede natin gawin, pero hindi yun ang practice natin. Pinapaliwanag naman sa kanila. Ang dami nang sinabi. Paano kung mamatay ako, hindi ko na ma-avail yan, hindi mo gano'n. E di, ano, sumalangit na wa. Pagdadasal ka namin, papadala kami kape, bulak-bulak. Di ba? Anda. Ay Diyos, nag-gets niyo. Yes. Diba? Wala, kaya nasira ang agad integrity niya. Nasira. Wala na, hindi ko na nakita yun. Tsaka hindi ko na pangarap na makita yun. O nasa rin siya. Habang kinakausap pa namin, galit pa. Sabi ko, bakit po galit na galit kayo? Eh, ano ba ang ano nyo? Yung ganun ba? Normal ba yun? Hindi na. May sapi na yun. O, tapos, nung tinatanong ko siya, yung po mga napapayin nyo, kamusta na? Kasi na-qualify siya, may requirement yun. Wala siyang pakita. Basta na-hit lang niya yung Hong Kong trip. Hindi siya builder. Basta tinapos niya yung requirement, napapayin niya, bahala ka sa buhay mo. Ganun lang siya. Eh tayo, pag nagpapaprom, of course, para ma-avail mo, pero kasama din yung network building. Lahat na mapapapayin mo sa promo, dapat network builder din. Hindi yung ginamit mo lang. Tama? Yes. Kasi masisira ang integrity. Now, company natin, kitang-kita naman, ano? Wala tayong mga issues na talagang sasabihin mo na ikasisira mo rin. Kasi might as well, baka hindi ka na sumali rito eh, kung nabalitaan mo na. Halimbawa, nakita mo na sa TV ng mga kapuso, isang networking sa Ortigas, di usog ng NBI. Wala naman ganun eh. Wala naman ganun, di ba? Di ba? Meron po silang opisina sa 3rd floor, 4th floor, 7th floor, 8th floor. Excuse me po. Wala naman ganun, di ba? Diba? So malinaw na malinaw yan. Yung last time, kinuwento ko pa nga eh. Hindi ko alam kung nandun pa rin siya kasi yung picture namin noong 2006. May clipabo ko nung kami nito, eh, kausap namin yung BIR. May picture kami sa isang director. Pinaalam namin pwede ba namin i-post to. O pwede, para makita tayo may nakikipag-meeting din sa BIR. Hindi ko alam, ganyan ang gupit ko eh. Enjoy. O, di ba?
O sa ganyan nga, maraming naniwala sa ganito pa. Andar tayo. Last! Ali, number five pa. Is there growth and development? Once again, self-explanatory. Pero dito mo dadali ng usapan, ha? Itong six-way test. Pag binibenta mo yung kumpanya, pag binibenta mo yung sarili mo. Kasi tandaan nyo ha, ang six-way test hindi lang para sa kumpanya, para din sa sarili mo. Gets? Yes. Knowledge will grow because trainings are provided and expansion is evident. At the same time, your financial will reach, baliktad eh, which will shoot up exponentially, making your dreams a reality. So pag i-rumble nyo na lang yan. Again, ikaw mismo, you're being asked to have the growth and development kasi hindi ka magkakaroon ng maraming downline kung hindi ka mag-grow dito. Hindi ka rin makakabuo ng empire o ng malaking grupo pag hindi ka nag-develop. Now, kung ang company may growth and development, the more ikaw dapat. Kasi ikaw yung gagamit eh, sa ginagawang growth and development ng company. Kaya the more na meron ng company, dapat meron ka. Parang ganito na lang. Nag-i-event ang company, dapat may event ka rin. Hindi yung, kailan kaya event ang company? Diba, bakit? Attend kami. Walang masama doon. Pero ikaw, bilang leader, dapat nag-iisip ka rin ng event, small event sa groups ninyo. Para nade-develop din sila. May training ang company pinoprovide. Dapat ikaw din meron. Ano yung number one training na may poprovide mo sa downline mo? Ano yun? Yung resulta mo. That is the best training that you can give to your downline. Your result. Why? Because doon magsisimula yung copy business. Pag may resulta ka, kukopyahin ka. Lagi nyo tatandaan to. Hindi mo pwede pagmalaki na may leverage yung business mo hanggat walang kumukopya sa'yo. Ngayon, pag walang makukopya sa'yo, hindi ka dadami. Nagigets? Yes. Sir, ba't dumami ako, ba't hindi mo na ako successful? Kasi nga, wrong ways yung nakukopya sa'yo. We're not talking about na dumami ka pero walang production. We're talking about dadami ka na may production lahat. Nagigets? Yes. Diba? Kaya be very vigilant sa word na copy at word na leverage. Kasi kailangan may makopya sa iyo. So the best training that you can give your downlines is your results. Now, when we talk about results, are we talking about millions? Are we talking about supercars? Are we talking about houses? Lots? Hindi. Magsisimula yan sa maliliit. Kaya never discount small changes. Never discount small achievements kasi diyan magsisimula lahat yan. Of course, pag nandun ka na sa malaking, sa mataas na posisyon, eh talaga ang resultang tinitingnan na sa'yo dyan, yung million. Pero kung nagsisimula ka pa lang, hindi. So ano yung mga small changes na pwede mong i-consider na success mo? Yung development mo. Malitan change mo, pwede yan. Pag malaki mo yan, yung business practice mo ang the best na achievement mo. Kasi kahit magkaroon ka ng million, kung sablay naman ang ginagawa mo, so wala ka rin ituturo. Pero kung maliit ang kinita mo, pero sa tamang paraan, yun ang best mong ituturo. Ano yun? Nagpo-post ka araw-araw, pinapakita mo, may pinipresentahan ka. Nagpo-post ka, pinapakita mo, gumagamit ka ng produkto. Nagpo-post ka, nagbebenta ka ng produkto. Ang dami ko nakikita ganyan. Sinusundo yung product sa nila ng Grab o ng Lalamove, tapos i-deliver. Pinapakita nila may activity. Pag nakikita ng downline niya, kukopyahin ka. Resulta yun eh. Pero wala nakita sa'yo ganun. Wala. Baka literal yung ating pagsasama-sama bukas na dream. Dreamers lang. Dream lang talaga. Di ba? Huwag ganun. Kaya never discount small achievements kasi that would be the start of bigger things to follow. Huwag mo yung underestimate yan. Maliliit na bagay. Diyan magsisimula na. Yung iba kasi, wala daw akong may kwento eh. Alam pa kasi ako nga, malaking cheque eh. Pero tsumeke ka na. Kwento mo yan. Hindi kami nga. Sa unang-unang networking, ang first month check ko, 704. Ba't ko pinagmamalaki? Eh yung upline ko, top 1 na eh. Pero nung nagsimula, unang cheque niya, 701 eh. Lama ko, tatlong piso. Tinalo ko siya. Di ba? Kinikwento namin yun kasi yun ang achievement eh. Kasama yun sa achievement eh. O, kung hindi ko pinwento, naka-downline ako, check-in 410 lang.
Pwede na quit yun. Diba? Kaya yun ang quit ka. Okay lang yan. Ako kasi binatag 400. Okay lang yan. Ganun kami katindi nun. Magtatangin mo. Bakit ganun kalilit ang checking nyo? Kasi yung unang company namin, wala pang binary. Stair-step lang kami. Kaya yung 700 na yun, sa personal purchase ko pa lang yun. Wala pa akong recruit noon. Third month pa ako umataw eh. Kasi freshman ko, matigas ang ulo ko. Second month, medyo lumambot. Third month, talaga masunuri na ako. Okay, laki ng jelly ko. Ganun lang. Kaya hanggang matigas ulo mo, ha? Hindi may natami na din ako. So, seven explanatory na to, ha? Number six tayo. Tapos na tayo. Is there respect and discipline? Yan. Committed in following the rules and guidelines to give respect to everybody. Proper decorum is discipline. And it is highly regarded by the management and the members. Again, ganito mo ibibenta ang kumpanya. Sabihin mo, pag merong may kaso, nadidesisyonan. Marami tayong nateterminate ng mga distributors pag gumagawa ng kasalanan. Kaya huwag kayo matakot mag-report. Halimbawa, apply nyo, may ginagawang kabalbalan. Kayo mismo, downline, mga apply, okay manghinayan. Yung ibang apply kasi ganito eh. Kasi sir, pag report ko, mawawala naman ng tao eh. Bunggong. Diba, parang kung nakakita ng isang basket ng kamatis, nakikita mo na nabubulok yung sa ayaw mo pang itapon. Diba? Diyan nabubuo yan, yung respeto and discipline. Kahit hindi kayo magkakagrupo, kahit hindi kayo magkakakilala, basta ginagawa mo ng tama ang negosyo, you are giving respect to everybody. At ang unang-unang mo rin yung respeto, sarili mo, pangalawa ang kumpanya. Pag sumusunod ka ng tama sa negosyo. Proper decorum is discipline. Ano ibig sabihin niyan? You represent well yourself, that's a discipline. Diba? You represent the company well, that's a discipline. You represent the products, that's discipline. So pag sa'yo nakita yan, more often than not, ang tao sasalit sa'yo. No need to convince them. We just have to tell them kung anong alam mo. Kaya perfect, dapat kompleto information mo talaga. May natutunan? Yes. So yung six-way test natin, hindi lang po ito para sa kumpanya, ito ay para sa atin din. Diba? Buras na siyo, katulad ng maliit na grupo nyo, katulad ng malaking grupo nyo, sino nagpapatakbo? Importante yun. Diba? Globally ba? Yung grupo nyo, globally ba? Yes. Dapat. Yes. Dapat may mga downlines na kayo abroad. Diba? Pero dapat ha, laging sinasabi ko, pag nandito ka sa Philippines, dapat lahat ng provinces na may branches tayo, dapat mayroon kang downline. Para pag na, halimbawa, kaming lahat napunta ng Cebu to recognize o mag-event kami doon, pwede ka rin pumunta. Kasi may mga downline ka. Pagpunta kami ng Davao, kasi may branch tayo doon, ganoon din. Pwede kang pumunta to join the event. Punta kami ng Jensan, sama ka din. Kasi meron tayong branch doon. When we go to Dubai, dapat, pwede ka rin pumunta kasi may grupo ka doon. Kung talagang kakaririn mo, kung talagang isasabuhay mo ang negosyo natin, dapat ganun. Hindi pwedeng taga Marikina, Marikina ka lang. Mandaluyong ka lang. Maraming dyan yan. Sorry to say, kumikita. Eh, but sorry to say, kaya lang, ganun na lang. Kasi hindi tumatawin, hindi lumalayo. Eh sayang yung mga branches natin. O ito pa, pag tinanggal mo naman, sasabihin, bakit walang branch ang ganito? Ba't walang branch ang ganitong lugar? Kaya may natagal na may branch, ikaw lang walang lugar dyan. Ikaw lang walang ano, walang downline. Tapos yung tinanggal, eh bakit man? Ganyan magaling ang demonyo eh. Magaling talaga ang ano eh. Bumulong talaga eh. Ang daming ganyan. Eh nung nagsisimula, ang daming request, sir, sana magka-branch ang ganito. Nagkaroon. Wala naman sila. Ang daming BCO, business center natin. Wala din naman sila doon. Natatawa kayo, parang tinatamaan kayo. Nagturo pa sa bahay. Basta nakaping talaga sa bahay. Tinuro ko pa, sabi ko. Nagigets pa? Yes. Alam mo ang training natin, ano? Laging may nagme-message sa amin eh. Sir, tinamaan kami. Sabi ko, hindi ko sinasadya yan, pero kung tinamaan kayo, hindi very good.
Tama ba? Dalawa lang yan eh. Either manhid ka o tamaan ka. Pag manhid ka, eh okay lang. Nandito ka, pamparami ka na lang sa video. Diba? At least pag nag-video, marami tayo. Pero sa akin, kahit konti yung matin, kung lahat naman tatamaan, okay lang. Diba? Pero mas maganda, mas marami. Para mas maraming tamaan. Bakit? Dahil mas okay ang maraming tama kaysa maraming mali. Diba? Tama eh. Kaya pag tinatamaan ka, matuwa ka kasi tama yun. Mahirap kasi pag minamali ka dahil mali yun. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang tama o may tama? Magkaiba yun. Diba? May natutunan ba? Yes! Ito ha, kailangan innovative and rewarding. Hindi lang ang company, dapat ang team ninyo. Diba? Nakikita kong post yun eh. May mga nagpo-post. Join our team. Ask me how. Pagpasok ng team nyo, wala palang matututunan. Kamote. O, nag-quit. Bakit? Walang natutunan. Lumipas sa maraming panahon, rini-recruit, sisiraan pa. Eh, pangit naman yung easy. Kasi pangit na grupo yung nasamaan. Nadamay pa yung kumpanya. Kaya ito, hindi lang pang kumpanya to. Pang sarili mo rin to at sa grupo mo. Dapat innovative and rewarding. Ha? Ano ba? Ito rin. May honest and integrity, hindi lang ang kumpanya. Pati yung leaders dapat. Oh, may growth and development? Yes. Hindi lang kumpanya, dapat pati ikaw. And respeto and disiplina. Hindi lang ng kumpanya, pati ng mga leaders at distributor. Maliwanag ba? Yes. So, ibig sabihin ng 6-way test, sige, tuloy mo yan, buyang, tuloy mo yan. Ang 6-way test, hindi lang ngayon narinig, hindi lang ngayon nabasa, ngayon lang pang araw na to. Hindi po. Paki-araw-araw po, paki-check ito. Kung meron sa kumpanya natin, kung nagaganap pa, at kung nagaganap sa inyo. Maliwanag po ba? Yes. On that note, thank you very much sa mga matin. Parampakan po natin ang bawat isa. And hope to see you next time. Pag-meron po tayo sa session. Wala kayo mabuhay-buhay kung manakpak. Napalakpak nyo kami. Napalakpak nyo parang ganito. Hindi ha? Yung palakpak nyo parang mga tatlong buwan wala kayong income. Kaya bawilin nyo ha? 3, 2, 1, todo!